Isang good news at isang bad news para sa Philippine boxing team, mga amigos. Unahin na natin yung bad news at ang bad news, mga amigos. Ang ating pambato sa men's middleweight na si Yomir Felix Marcial ay nabigo po ngayong araw. Muli na namang tinalo si Marcial ng kanyang mahigpit na karibal na si Oleksandr Kuzniak. Matatandaan, tinalo na ni Oleksandr Kuzniak si Yomir Marcial noong 2018 sa Bulgaria. At nabigo si Marcial na gantihan nito ngayong Tokyo Olympics. Naging mahigpit ang labanan ni Yomir Marcial at Oleksandr Kuzniak. Mula first round hanggang final round, matagumpay si Yomir Marcial sa unang dalawang rounds kung saan nadominan nito ang laban. Ngunit ang final scores, mga amigos, bahagyang lumamang na ang Ukrainian sa score na 29-28, 30-27, 28-29, 29-28, and 28-29. 3-2 overall, mga amigos. So avance na po ang Ukrainian boxer para sa susunod na gold medal match kontra sa Brazilian na si Herbert Sosa. At eto pa, mga amigos, hindi po talaga biro yung nakalaban ni Yomir Marcial ngayong araw na si Oleksandr Kuzniak. Dahil ang boksingerong ito, mga amigos, ay mayroon na pong 61 sunod-sunod na panalo at 5 taong hindi natatalo. Kaya naman wala pong dapat ikahiya ang ating pambato na si Yomir Marcial sa kanyang kabiguan, sapagkat siya pa rin po ang mag-uwi ng bronze medal. So sa good news naman po tayo ngayon, mga amigos, Carlo Paalam tinibag ang hometown favorite na si Ryomei Tanaka sa pamamagitan ng 5-0 unanimous decision. Ang pambabrasong estilo ni Ryomei Tanaka ay hindi po umubra sa in and out ni Carlo Paalam, kung saan hindi po pumayag si Carlo Paalam na basta-basta siyang ma-corner ng hapon. Kitang-kita at nangibabaw ang bilis at liksi ni Carlo Paalam kontra sa kanyang katunggali. Kaya naman ang hatol ng mga hurado, 5-0 unanimous decision para sa Pinoy. So avance na po, mga amigos, ang ating kababayan para sa men's flyweight gold medal match. Kanyang makakatunggali ang pambato ng Great Britain na si Galalia Fai, na nanalo rin ngayong araw sa pamamagitan ng dikit na laban 3-2 kontra sa pambato ng Kazakhstan na si Sakin Bibosinov. Split decision lang yan, mga amigos, at nagulat pa nga po itong si Yafai nang siya ang itanghal na panalo. So yan lamang po muna ngayon ang ating ulat, mga amigos. Konting dasal pa po. Huwag kalimutang isama sa panalangin si Carlo Paalam na sana'y masungkit natin ngayon ang gintong medalya sa boxing.